They just follow the leaders, no? Kaya kung hindi malakas yung leadership, ayaw din sumuporta ang mamamayan. Pero pag malakas yung leadership, susuporta ang mamamayan. Kagaya nangyayari, in the past, since the Cory administration, lumakas ang NPA. Kasi yung panahon ni Marcos, malapit na kaming bumagsak noon eh. It was only the Cordillera group that saved the situation. Pero nung dumating yung Cory administration, biglang lumakas yung NPA. Dahil pinalakas nga ng gobyerno, di ba? In the final analysis, it is the strength of the military that is vital in the defeat of the NPA. Pag hindi malakas yung militar, ay paano naman magkaroon ng lakas ng loob ang mamamayan para suportahan ng gobyerno o makiisa sa gobyerno dahil pinapatay din sila ng NPA. So in the end, it is the military that should be strengthened and supported by the whole government machinery as the principal force to go against the NPA. Ang punto ay, ano ang tamang solusyon na pag-resolve sa mga NPA na hindi na naniniwala sa peace kundi ang kanilang agenda ay politika? So kung ang kanilang agenda ay to establish political power, to grab political power, and they can only do that by arms, anong pag-uusap natin na peace are we talking about? So we have to, anyway, we have met them already na akala natin they are for peace. O sige, ayaw naman nila. Anong binibinta nila ngayon? Total war policy daw ang gobyerno. Anong total war policy? Pinalayan na nga yung mga kasamahan nila sa bilanggo. And yet, ni mamaut pa nila na when President Ramos came to the Cordilleras, ano yung kanilang slogan doon? Stop total war policy. Anong... What are they talking about total war? Ay nagpapalayan na, humahamok na nga ang peace. Ay wala pa rin. Tapos, in the end, they are recruiting and they are creating political support for the NPA. So, papunta rin doon yun eh. So, bakit hindi natin i-realize na in the end, talagang armas ang sasagot dyan? It is not true na yung sabi natin na malakas pa na parang it's a threat to the government. It will never be a threat and it had never been a threat bukod lang sa propaganda, no? And being with them for so many years, wala, they will just sputter out. Matutuyo din yan. Pero pag gusto tayong mabilis, di pabilisin natin. Yung punto na sila ay humihina ngayon, kung i-compare mo doon sa panahon ni Marcos at panahon ni Cory, siguro mas doon natin i-picture, no? Ilarawan, dahil yung paghina naman dapat may reference ka. Sa ngayon, sa tingin ko, temporary na yung NPA as an organization, yun na out of the picture dahil yung legal, yung non-armed group naman ang nasa picture ngayon eh. Kaya nung kapanahonan ni Cory, nagkaroon ng negotiation, yung negotiation ang maging lumakas. Pero when that collapse, ang lumakas yung NPA. Dahil nakapag-recruit sila, nakapag-revitalize sila. Na ito ngayon uli ang ginagawa nila ngayon. So I believe that very soon, lilitaw uli na it is the NPA that will come in the front again. It is difficult to say na tuloy-tuloy yun dahil nasa agenda din naman nila yan. Dahil gawan nilang pamamaraan yan para magkaroon sila ng time to rest, time to assess, time to temporarily come in peace with the government para mas malaya sila ngayon na mag-networking, yung sinasabi nilang united front. So what if they are more effective in creating united front without arms? They will do it, but they will never surrender the arms. The moment na you go against the arm, yung united front naman, yun ang buong buo na susuporta sa armas. So lalaki sila ng parang mushroom na naman yan, na parang natubigan na palaka. So ganun ang nakikita kong senaryo, na if not handled well, talagang bigla naman ang paglalaki niyan. Inaabuso na nga eh. Ang ginagawa nila ngayon sa Cordillera, they are now trying to mobilize mass movement na to make it appear na there is a mass support of the NPA. Na ito yung binubulabog din namin sa Cordillera, dahil ang gusto namang i-project ay the people, or the many people are for the NPA.